guys, welcome again to another vlog video of Wowie Jack Rider. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa magandang palayas na ng Taliptip, Bulacan. Okay, so gaya na sinabi ko sa inyo guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga initial, initial lang naman, yung mga basic na dinagdag ko o binago ko dito sa aking Yamaha XSR155. Okay, so tingnan natin. Okay guys, so ito yung isa kong balak palitan sa aking XSR. Dumating na yung delivery niya. Ito yung retro handlebar grip. Okay, so kung mapapansin nyo, medyo ang kulay niya is a color brown maroon. At kung mapapansin nyo, talagang retro na retro siya. Okay, so ayan, dumating na siya. At I got it online. At ang halaga nito is 105. Kasama na po yung shipping fee. So murang-mura lang. Ayan. So isa to dun sa mga ikakabit natin. Okay guys, next is yung retro side mirror. Okay, ito, buksan natin. Kararating lang din. Ito po ang itsura niya sa natin. Okay. Okay, bilog din siya. Pero hindi siya katulad nung iba na sa dulo ng handle grip kinakabit. Okay? Kasi ang reason ko naman nun is pagka ganong klaseng side mirror ang kinuha ko, isa may hirapan akong sumingit sa traffic. Okay guys, so ang kinuha ko is ganun pa rin ang style, pero kung mapapansin nyo, maikli yung bar niya at adjustable pa rin siya. Okay, at bilog pa rin siya. So there's also the touch of retro, ganyan siya. Well, anyway, tingnan natin pagka nakakabit na. So I got this for 350 kasama na po yung shipping fee. Okay? At okay guys, ito naman yung isa pang binili ko na ipapalit, ilalagay ko, hindi pala ipapalit. Yung headlight grill protector retro style. Ayan. Binili ko din siya online. Tinanggal ko na yung balutan. Baka sobra-sobra namang promotion yun doon sa online store na pinagbilang ko. So, yan. Isa yan din sa ikakabit ko. Okay? Ngayon, bumili din ako ng pantry filler color silver. Okay, guys. Buy one, take one siya sa online. Kasi, gaya nga na nabanggit ko nung una, may batang mabait na nagbagsak ng motor ko habang naka-side stand, at sa kasamaang palad, nagasgasan yung ibang parte na silver dun sa XSR ko. Pero okay lang, hindi naman sinasadya, talagang ganun eh. So ang gagawin ko na lang is re-refill lang ko na lang siya ng paint refiller. Kasi hindi naman ganun kalaki eh. Kumbaga gatuldok lang eh, yung gasgas eh. Okay guys, so nga pala, hindi ko napakita nung nakuha ko is yung pinaka-importanting modification na ginawa ko sa motor ko, which is yung lowering kit. Okay, kasi naikabit ko kagad, hindi ko naipakita eh. Pero check natin, ito. Ito yon. Nakikita nyo yung itim na yon na parang letter U. Yun yung lowering kit. So napaka-importante nito, lalo na sa katulad kung 5'6 ang height, or para doon sa mga taong lower than my height. Napaka-importante ito, ang laking tulong nito para maipababa nyo yung upuan ng motor nyo.
So magkakaroon ako ng separate video regarding sa lowering kit, okay? Well, anyway, ito na yung headlight grill, okay? So, kung titignan nyo yung headlight, medyo naging maangas, no? Kahit papaano, iba yung dating eh. Hindi siya plain, kahit papaano, may style ng retro, kumbaga. Next is of course yung handle grip. Ito talagang tuwan-tuwa ako dito kasi tumerno siya dun sa kulay at style ng upuan ni XSR. Di ba? At ang maganda pa nun, nakuha ko siya mura. So yan. Yan. And next is of course yung side mirror. So again, hindi ako kumuha ng side mirror na kinakabit dun sa dulo ng handle grip kasi mahirap sumingit. So ang kinuha ko is yung traditional pero retro style, bilog pa rin. At kahit papaano, bumagay pa rin siya dun sa whole aspect of the motorcycle. So ayan, yan na po lahat yung dinagdag ko. Okay guys, so yun yung mga nilagay ko dun sa aking mga Yamaha XSR 155, okay? Mga basic lang naman, okay? Tapos, magkakaroon pala ako ng another video para naman dun sa detalyado or quick tips kung paano nyo ilagay yung lowering kit nyo. Okay guys, so dyan na matatapos ang aking video. So kung nagustuhan nyo po yung mga video ko, please click on the like button. And hit on the subscribe button. And don't forget to hit on the bell button as well, okay? So, hanggang sa muli sa ride ni Buhawi Jack Rider! Peace, yo! Alam nyo guys, ang ganda dito. Parang nagsasunbaking. Pero sabi nila, punta ka dito ng maaga pa. Masarap daw mag-jogging dito eh. Totoo naman yun kasi ilang beses na ako nakapunta dito. Hindi lang nakamoto, nakabike din. So, para dun sa mga gustong mag-ride, either bike or motor, this is one place you could consider as visiting in your rides. Okay? Alam, share ko lang kasi ang aking Yamaha XSR 155.